So, on the dawn of the internet, no, yung kalakasan talaga, which is yung ngayon, panahon ng pandemic, nagkaroon ng interest ang mga tao towards touring dito sa atin sa Pilipinas, at least, no. I saw a lot of people getting interested in getting adventure bikes. Kasama na ako dun. To be absolutely honest with you, gusto ko talaga ng motor. And I love motorcycles for each and every purpose na binilit sila. So, gusto ko ng street bike. Gusto ko rin ng naked bike. Gusto ko rin ng classic bike. And most of all, since mahilig ako magalak, gusto ko rin ng, yes, ng adventure bike. So, ngayon, diyan na papasok yung affordability, kung kaya ba natin magkaroon ng adventure bike on a low, low cost. And that is what Benelli is actually providing us. So, standby mga pre, ikutan natin si PRK 502. Benelli sa adventure bike. Kaya nga sabi ko, adventure bike to, malaki. So, let's check. Upo ako, mga chapi, ha. Oh. Uy, shit. Balanjo! Pako, mga men. 5'7", 5'7". Tatayo natin, susubukan natin. Up! Tiptoe! Benelli! Para sa akin, nabibigatan ako sa kanya. Well, ano hanapin mo? Adventure bike yan, Ken. Ang dash. No, nothing fancy, hindi na TFT display. Clutch. Uy! Surprisingly, napakalambot ng clutch. Ito yung kanyang mga buttons. Signal light. Ayun na. Ito yung kanya palang passing light. Horns. Para sa kaya itong mga to? Clicky, ah. Sorry, fidget. Ito yung kanyang, of course, hazard. Ito yung kanyang push button and yung kill switch. Straightforward. Meron na siya, mga pre, charging port para sa mga cellphone nyo o kaya sa inyong GPS pag kayo ay nag-navigate. Siyempre, dapat meron yan, di ba? Tapos, windshield niya. Ang taas. Meron na siyang mga crash guards. Crash guard. Quality ng plastic. So, nice and solid. Mas gusto ko ang plastic nito compare mo kay CF Moto. Masusuko nyo yung pagka-plastic nito. Yung duck bit niya. Ayos, oh. Radiator. Umaya, makikita nyo, 2-cylinder siya. Si TRK 502 ay gumagamit ng cylinder 500cc engine, liquid cooled. Meron na rin siya nito, crash guard. So hindi ka na magpapa-install ng crash guard. Well, adventure bike nga, it's a must. Kung bibili ka ng adventure bike, it's a must for you to have crash protection. Kasi nga, magtatakal ka dyan na medyo light. Tapos, ito yung gusto ko sa kanya. Malapad na foot pegs at rubberized. At ito mga pre, natatanggal yan, oh. Kung magtatakal ka ng mud, pwede mong tanggalin yan para hindi madulas. Kasi sa mga hindi nag-adventure, sa mga hindi nagpuputik dyan, ito kasi itong goma, pag nagputik yan, madulas yan. So pwede mo itong tanggalin para itong bakal yung contact ng paa mo. Okay? Medyo mababa lang yung wheelbase niya. Pakiramdam ko, parang sandangkal lang. Oo nga, mga sandang. Ayan mga pre, oh. Sandangkal lang ang wheelbase niyan. Tapos, kulang siguro sa kanya, siguro dapat meron siyang frame slider dito. Yun. Yun yung parang nakukulangan ako sa kanya. But other than that, when we say adventure, okay na okay ito. Ito talaga yung pang-adventure. Seats, sobrang lambot. Siyempre, adventure bike nga yun. Grabe. Ming-ming yun. Mga kaitik, di ba? Ganda.
the best. Kaya nga nasabi ko, sarado pa yung Benelli. Mabait lang yung gwardiya, kaya nandito ako sa labas lang. Hindi pa ako nakakapasok sa loob, mamaya papasok tayo dun. Ginugel ko na lang yung price niya. So, ang price niya is 179,000 pesos. Para sa isang adventure bike, mura na yan, mga kapatid. And I would say, it feels absolutely solid. Diba? So, tatanungin niya ako, bibili ka ba niyan, Tops? Oo! Oh, kung ako may pera, bibili ko na ito. Pang-adventure ko. Kagaya nga kasi nasabi ko kanina, gusto ko ng maraming bikes for different purposes. Bibili ka ba niyan? Of course. Tapos kulay red din. Oh, diba? Ning-ning niya. Motherfucker! Mamaya, check pa natin yung mga bikes. So, stay tuned lang kayo dyan, mga pre.